naman ang inyong kahalakhaka. Naghahatid ng magandang umaga sa inyo pong lahat. Sa amansulo kayo ng mundo, sana nasa mabuti po tayong kalagayan. At ito ngayong araw po, ay nagpapasalamat ako kay Distance Vlogger and Joe Morid Vlogger, Joy Tudok Vlog, and Freya Wensley Vlogger, and Radel Velasco, and Friends and On TV. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa akin at lagi kayong nauunang manood sa aking video. Ayan na po, binanggit ko na ang inyong mga pangalan. Maraming salamat po. At sa ngayon, sa uulitin at magpakailanman, maraming salamat po. Pag nag-comment po kayo sa akin talaga, binabalikan ko din yung mga videos nyo. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagtiwala sa pag-subscribe sa akin channel. Mayroon na po tayong 600 plus. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Ayan. Sa araw pong ito, pag-usapan natin ang buhay isang OFW dito po sa ating kinalalagyan. Nandito po ako ngayon sa Dubai. Maya-advise ko lang po dun sa mga baguhan na gusto mag-alis ng bansa at pumunta ng abroad. Pag-isipan nyo po mabuti bago kayo mag-desisyon habang kayo nagpipidos, nag-uuwa at nag-titiesda. So pag-isipan nyo po mabuti kung ano ba talaga ang magiging magandang buhay ninyo. Hindi ko kayo inaano na, hindi kayo umalis, pero pag-isipan nyo po ng 100% na ready kayo sa anumang mangyayari sa inyo dito sa bansa na pupuntahan po ninyo. So hindi po lahat ng nag-a-abroad ay nagiging mabuti ang buhay at hindi naman po lahat ay nagiging masama. So mayroon po dalawang option yan, mapabuti ka o medyo mapasama ka. So kailangan po natin tanggapin ang lahat, kung ano man ang mangyari sa atin, kailangan po natin paghandaan at huwag nating isisi ng isisi sa ating gobyerno kasi hindi naman tayo pinilit para umalis ng bansa at pumunta sa ibang bansa para mangamuhan o magtrabaho. Pero mas maganda po talaga kasi na umaalis ka ng bansa kasi mas maganda yung salary kaysa diyan mag-stay ka sa Pilipinas, di ba? Doon si pag nag-abroad ka naman, mayroon ka naman din naman PhilHealth, bigay din naman ng employer. So, pag-isipan lang po natin na sana mapabuti tayo, mag-pray lang palagi. Tapos, maging handa tayo sa anumang mangyari sa atin. Kasi po, mayroong mga employer na hindi nagbibigay ng magandang pagkain or hindi kasustintuhan ng yung tinitipid ka sa pagkain. Mayroon po kasing ganun. Kung kailan na panis nasa ka sa'yo ipapakain or kung panis na, kung sila na expired na sa kayo ipabibigay sa'yo, yung mayroon po ganun, mga shampoo, mga lotion, makeup, yung ganun. Mayroon po talagang ganun. Mayroon din po mga OFW na mag-isa lang siya naglilinis ng bahay. Ang bahay ay may third floor, second floor, third floor, hanggang sa 5 floor. Mag-isa lang siya at may mga anak. Tapos, kung magbisita pa, isang katerba. So, pag-isipan niyo pong mabuti kung kayo po ay talagang handa na natanggapin ang lahat ng iyan kasi po may swertihan lang po talaga ang pagpag-abroad at hindi po basta-basta. Para ka din pong nanganganak na ang kalahating katawan mo ay nasa buhay at ang kalahating katawan mo ay nasa hukay. So, pag-isipan niyo pong mabuti yan. Huwag po kayong magpadalos-dalos sa pag-a-apply. Sana prepare po lagi at lagi lang pong manalangin sa ating may kapal sa taas. So ayan po. So dito po kasi sa abroad, hindi naman po lahat ng employer ay maganda yung magiging trato sa iyo minsan. Noon po kasi una din ako dito, medyo masama din yung dating sa akin ng amo ko, yung madam ko kasi Pilipina. Tapos medyo may naging karanasan na siya sa past na naging ano niya, kasambahay. Yun. Tapos medyo inano niya. Tapos after 2 months, nakita niya siguro na hindi naman ganun ang nangyari. Tapos lagi ko siyang sinasalubong sa pagdating niya. Tapos kinuha ko yung mga dala niya. Parang teacher ba? Yung teacher, di ba? Yung natin, para lumakas yung dating natin sa kanila, yung parang ganun, tapos hatid mo, sunduin mo sa labas, yung ganun. So ginawa ko yun mga caprext hanggang sa naging malapit kami, hanggang sa nagsasabi na siya ng mga problema niya sa akin. Yun nga lang, medyo nagkaroon ng
asawa, so wala tayong magagawa dun. What's that, buhay nila yun. So, ayan po mga kaibigan, sana po sa lahat-lahat po na nagsusubaybay at nagsusubscribe sa akin, maraming salamat po at patuloy po tayong magtulungan hanggang sa makamit po natin ang ating gustong makamit. Hindi naman po ito about sa pera or sa salary na matatanggap natin. So, magkaroon lang po tayo ng magandang buhay, okay na po yan. So, ayan po, ngayon medyo busy tayo, naging busy tayo sa mga nakaraang araw. So, walang labasan. Walang labasan sa'yo. Mayroon pala ang nag-comment sa akin na alala ko. May nag-comment sa akin na dalawang option daw. Yung sinabi ko kasi, huwag mahiya na humarap sa camera. Kasi kapag nahihiya ka, parang hindi mo magagawa. Hindi mo magagawa na magkaroon ka ng magandang channel sa YouTube. So, kailangan mo talaga ng kapalan ng mukha. Katulad ng ginagawa ko, hindi naman ano. Pero kapalan lang talaga ng mukha. Talagang ganyan lang talaga. Hindi tayo mga artistahin para lumabas sa TV. So, mayroon ng YouTube para magkaroon tayo ng sariling channel. Hindi na tayo kailangan pumila ng EBS-CBN, GMA para maging artista. So, tayo na yung director, sa tayo pa yung producer, tayo pa yung artista. Oh, saan ka pa, di ba? Ayan na. So, maraming salamat sa YouTube. Pwede mo rin i-share sa Facebook. Oh, maraming salamat. Mayroon na tayong sarili na.